Okay, welcome back to the program. Now, bago tayo mag-upisa, I believe the food is here. Yan. Ilapit na natin yung pagkain dito, pero make room. Yeah. Maglalaway na naman ako dito hanggang matapos yung ating programa. Pero anyway, ang hindi nila nakaka-capture yung amoy eh. Diba? So, yun yung pamatay sa atin eh. Alam mo, bago tayo malayo, we would like to thank Zark, of course, for hosting us here. Today, this is along Taft Avenue. So, kung yan, medyo maingay, you know, obviously, there's the LRT. Part of the feel yan ang Zark. So, exactly. Parang exactly. Pagka pumigit ka, narinig mo dapat yung LRT. Ah, nasa Taft ako. Diba? Pero lang, ito ba yung original place na pinag-usapan natin kanina before the break? Is this the first shop? Ano yun, hindi. Sa, nasa next building, yung maliit na store na yun. 16, ah, okay. Sabi mo nga, maliit lang. 16-seater, yes. Tapos mga 4 years ago, we transferred here na sa permanent location namin dito. So ito na. Hindi na, wala nang alisan. Para pagbigyan niya yung kaibigan niya doon sa dating location. Okay. Yung pala isa pang question doon. Okay, balikan natin. Right before the break, you were asking, the name. Paano mo napili yung pangalan? Yes. Kaya, so marami kaming ginawa mga listahan. Meron pang Monster Burger, Dead Burger, mga iba yung mga ano. Tapos, sinulat ko, kasi nickname ko is Mizark, M-I-Z-A-R-K. Kung bakit Mizark, ang layo sa tunay kong pangalan. Sinang high school kami, fan kami ng wrestling. So, meron tong character na Mark Henry. Nag-spook. Right. Kung familiar ka sa wrestling, ganun. So, meron doon nag-spook yung si Owen Hart. Naging ano, sinespook nila. Ay, yung DX, yung Generation X, in-spoof nila. So, naging Bizarre Henry. So, magpasok ko the next day sa school, in the usual high school na nag-aasaran, may ko si Bizarre. Tapos yun, nadala ko na nung college, sinatanong ako ano nickname ko. Sabi ko, Bizarre yung nickname ko kasi parang unique naman eh. So, it stuck. Yeah, exact na. Tapos, nung nangmili na ako, Bizarre, sabi ko, Bizarre kaya. So, masyadong mahaba. Sabi ko, Zarks na lang. Ayun, tapos, yung maganda yeah. No, kasi unique, walang kakaiba. Kasi right. Ngayon, Zark na pangalan ko. Yes. Napakahalaga nun, actually, isa sa mga coaching points yan, yung pangalan ng Resto. Yes, we talked about that. Napakahalaga. And I think we can dedicate another episode about that, no? And pwede rin siyang mag-guest ulit. Because maraming interesting studies about restaurant things. Ang dami nga natin pwede pag-usapan. You were talking about during the break, yung gusto mo yung... Oo, mayroon akong tinanong sa kanya during the break, I would like to share with everyone. Sabi ko, maraming di nakakalam, nagsimula siya, nag-franchise muna. Kasi nakikilala siya ngayon, nag-startup, no? He was phenomenal as a startup. Pero hindi alam ng marami, yung mga closest friends lang. na yung mga kinikwento niya is, nagsimula siya actually as a franchisee. Ano nangyari doon? Yeah, so, nag-decide ako mag-franchise ng food cart. Kasi gusto ko talaga mag-business that time. So, in-open ko siya. Maganda na may kita. 20, 25 a month. So, okay na. Ini-imagine ko na nga that time, magpa-five carts ako, 10 carts ako. So, may ano na, may plano na. Kaso, alam nung nakita ko yung pwesto nga, hindi pa rin nawawala sa isip ko na magkaroon ng sariling business. Andun yung passion ko talaga. So, yung in-open ko ngayon yung Zark's Burgers, busy kasi very hands-on ako eh. Wala akong time mag-asikaso ngayon dun sa food cart ko dun sa Divisoria. So, nag-decide ako mag-focus dito sa Zark's Burgers. Kasi pwede may pull out yung food cart eh. Sabi ko muna, pag medyo hindi na busy sa Zark's Burgers, i-open ko ulit. So, naging busy and maganda yung returns. Sasabay mo na sana yung dalawa. Sasabay ko sana, oo. So, alam na, busy, yung ganda ng nagdating ng mga tao. Tsaka yung growth. Yung growth namin. So, nag-focus now sa Zark's Burgers. Pero marami ako natutunan sa experience ko sa pagkaroon ng food cart na franchise. Inventory system, yung flow ng operations, yung mga basic na hindi ko ganun natutunan nung nagbabarko ako. Kasi like, kusinero, wala akong management skills. So, yun, isa sa mga natutunan ko sa pag-franchise. So, yung mga yun, na-i-apply mo rito sa Zark? Yes. Oh, kahit yung as simple as yung basic inventory, malaking bagay yun na-apply ko. Kita mo talaga. So, you know, you can actually do both. And then, you know, you use the learnings from one. Yes. Dun sa kapila. Ako, na-amaze ako sa kanya. And I believe na it deserves another episode for him to talk about the deeper things, so to speak. Gagawin natin yun. Yes, pero ang nakikita ko ngayon talaga, he had a very clear vision as an entrepreneur. No? Kaya hindi siya naligaw eh. No? And yung siya sabi, to sacrifice yung... To, ako kasi naniniwala ako sa kasabihan to separate, to elevate.
humiwalay siya dun sa mga pangkaraniwang gawin, eh, no? Yung lalabas tayo, pag nagdock yung barko, ubusin natin yung pera natin sa gadget, pumili tayo ng araw, ng mini component, ng Ray-Ban, tama. Hindi, ang dami nga pwede talagang bilhin eh. Tututusin mo eh. So yun nga, no? I think that we could talk about that, but for now, we start with our commitment to the coaching point. Yung guest natin is a great example of somebody who has a very clear vision, no? And stay true to that vision. Yun ang sinasabi natin, coaching point number 3, stay true to the vision. No, yung purpose niya, pag-uusapan natin next episode, pero Resto negosyo, paano ka mananalo? Yun ang number one na nakuha ko sa kanya. No? He's younger than me, but you know, I picked up a lot of stuff, no? A lot of important learning today. And sabi nga natin, sa Resto Coach, we will invite people like him. No? Ang sinasabi niya, kung if, correct me if I'm wrong, stay true to your vision. Have a very clear vision from the start, and then stay true to it. Huwag kang maliligaw, no? Yung mga sakripisyo, yung mga challenges, normal yan. Sabi nga natin ng mga unang episodes, di ba? Yung time, sacrifice, kasama lahat yan. At the end, pag malinaw yung vision mo and you stay true to it, sa Resto negosyo, panalo. Ayun, nakikita po natin talaga, ibang klase talaga yung nangyari ngayon sa kanya. But again, you know, before we actually end the program, you know, we can actually inculcate yung mga ibang mga binanggit mo eh. Kasi yung binanggit mo nga the last time, yes, dun sa very first episode, is it for you? Is it for you? Yung sinasabi mo kasi gusto mo pumasok sa negosyo, pero kasi pumapasok ka kasi gusto mo maging boss eh. Siya hindi. Pero mo, yung ginawa niya as a card business, kung saan siya lublugan na pumapasok, di ba para lang may... You have to go through that. The process actually helps you grow and develop you as a person. Sabi nga niya, no, he knows his limitations, pero alam din niya kung saan kukuha tulong. Diba, humingi siya tulong sa mami niya for financial. And I'm sure maraming tinatanong niya na dati namin kasama, and I know for a fact marami siya tinatanong. He's not afraid to ask questions also. And that's one thing that you can pick up from him. No? So, sabi nga, if you have a very clear vision, alam mo kung ano yung mga questions na itatanong mo. Yes. Kahit mahirap, hindi ka disusuko. No? Persistence is actually not a result of an innate character. It's a result of the clear vision that you have. Hanggat hindi ka nakakarating doon, hindi ka titigil. And tama-tama na, this is Zark. Sa coaching point, but I'd like to be able to find out, how were you, like he said, staying true to your vision? How were you able to do that? Kasi ang dami talaga, binanggita nga natin eh. Ang dami mga challenges, ang dami mga talagang will pull you here, push you here. Paano, how were you able to answer that very quickly? Siguro, andun yung passion ko talaga sa ginagawa ko eh. Kasi marami naman dyan na nagbabago yung vision. Pero ako dahil hilig ko yung ginagawa ko, kaya siguro malaking factor yun, but nag-stick ako sa vision, tsaka nag-enjoy sa ginagawa ko. So I think malaking bagay yun. And on that note, that's going to end our program. But before anything else, syempre, paulitin mo yung yes, coaching point para sa yes, episode. Coaching point, and again, no, babalik pa siya next episode. The coaching point for today, stay true to the vision. Sa Resto Negosyo, panal. We'll see you next time. Kaya na!